What's up, boys? Welcome back sa panibagong episode ng Gaming Adventure. Sobrang tagal na nung huli kong upload. It's been 84 years. Tatlong araw na hindi na pag-upload. Pero nga, ngayon meron tayong bagong video. Bagong pag-uusapan. Actually, dito sa channel. So, gusto ko lang din naman share sa inyo itong opinion ko. Pwede nyo rin naman sabihin yung opinion nyo mamaya sa comment about to sa skinny paramis, which is feeling ko, boys, legit na to. This time, legit na to, boys. Kung mapapansin nyo, itong Ivy Feather na paramis, yung tawag sa skin na to, Ivy Feather. May mga posts sa FB about sa skin na to way back 2018, 2019, na okay na nga, na-survey na ito na yung skin, ito na yung effect. Kaso, may isa lang napakalaking problema na tingin ko kaya hindi siya natuloy noon. O hindi siya nilabas noon. Actually, meron na nga siyang meron na siyang animation. Kasi hindi lang talaga kita si Paramis. May animation na siya, entrance animation. Meron na rin siyang presyo. Tsaka kung ano siyang uri ng skin, elite skin siya. Ngayong taon, 2021, kagabi, may nag-post na page. Napakita ko sa screen. Yan. Sila yung nag-post. At kabilang si Paramis sa mga skin na yon, isa sa mga support na makakuha ng skin ngayon 2021, which is masaya ako, pero parang makikita ko na rin ang mangyayari yun kasi boys, ang naging problema na kay Paramis last year, mga una siyang nilabas, hindi siya ganon sikat. Tanggapin na natin yun, hindi siya ganon sikat sa yun, sa mas maraming player, pero may mga gumagamit sa kanya, hindi lang talaga ganon karami. At dahil sa nangyari ngayong MPL Season 7, nakita naman natin. Dahil sa execration or sa ibang team na pumik. Alam ko kasi execration yung pumik sa kanya. Yung parang TikTok strat nga raw na. Yung Bane tapos Paramis. Yung push type. Di ba? Nakita si Paramis. Nakita siya sa TV. Sa MPL. Kumbaga parang ganun. Ewan ko. Maraming taong nakakita sa kanya. Nakita yung kakayanan niya. Ginamit siya ng Exe. Napakaganda ng pagkakagawa ng Exe na yun. At yun, may maraming nakakita sa kakayanan niya. Parang nangyari sa kanya yung nangyari kay Veil last season. Si Veil din kasi, di ba, wala ring skin last season. Kaso nung ginamit nga siya sa MPL, napaka-effective niya season 6, binigyan siya ng skin. Binigyan pa nga siya ng hero skin, di ba, tapos meron pa siya isang elite ata yun. So ganun din yung nangyari kay Paramis. Ganun din yung naging process niya. Sa piling ko, yung mga hero lalabas sa MPL na walang skin, automatic magkakaroon agad ng skin dahil maraming player yung susubok sa kanya ng gamitin yung skin na yun. Ito nga, Paramis, diba? Pero ang pinaka gusto kong naging pick sa kanya or naging gameplay sa kanya, hindi yun sa execration. Although, execration talaga dapat ako nun. Execration talaga gusto kong manalo. Pero yung ginawa ng Blacklist, boys, yung pagka-pick nila kay Paramis, as in, ginamit nila si Paramis hindi nila ginamit na pang-push or pa dahil lang sa altar niya, yung sa SS niya. Ginamit nila yan para talaga, alam mo yung pag-clash, parang wala kang pangamba. Gagamitin mo lang yung SS niya talaga pag yung todong clash niya. Yun yung ginawa ng Blacklist doon. Kaya mas gusto ko, mas trip ko yung ginawa ng Blacklist na gameplay or pagka-pick nila kay Paramis to game 5 nung finals, season 7 MPL. So yun nga, sa MSC, marami pa sigurong gagamit ng Paramis na strategy, abangan natin yun. Pero isa lang yung sure, boys, ako ngayon, sure na ako, etong Ivy Feather na to, 2021 lang. Malabas na to, hindi pwedeng hindi ngayon, hindi pwedeng hindi. So yun lang, boys, at like, subscribe, join the gaming adventure. Pwede kayong mag-comment sa baba anong tingin nyo sa skin ni Paramis na to at kung Paramis user din ba kayo. Yun lang. Stay safe. See you again on the next one. And yun lang. You'll be out.